Pero ayun, yun na lang naisip ko na questions question, about question. time. Kala mo naman ako, makakasagot ako, pero ito try ko yung best ko. Try natin sagutin. Sa ano mo, di ba? Sa post mo kanino? Kasi, alam mo, pinoproblema ko tong live for a long time. Sabi ko, paano yun? Sobrang, feel ko sobrang benta nung past lives ko. Yes, benta. Confident. Ano, minus 100 daw sa lamin. Hindi naman, guys. Grabe naman kayo. Kasi, kapag, di ba kapag live stream, may sasabihin ako. Kapag may live stream, di ba, dapat na-entertain natin yung mga viewers. Tapos, ngayon, parang, di ba, parang dapat tone down, dapat hindi masaya, dapat seryoso. Tapos, sobrang hirap talaga eh. Tapos, ina-upload ko nila Ate Jed na, tuloy ba yung kay KYRON? Ano yung topic niyo? Sabi ko, about faith. Sabi ko, about faith. Tapos? Tapos, nag-G. Kasi, ano, kapag ako lang mag-isa, hindi ko alam yung sasabihin ko kapag Holy Week special. Pero, yes. Ayun. Nagpatulong din ako kahapon kanila, Mika, eh. Kasi, hindi ko talaga alam anong gagawin. Kasi, mostly sa mga live stream ngayon is medyo, ano na, parang nagninid muna ng ano, like, may karamay sa live stream para mas ano, mas masaya. Ginagil kumakanta sila nung holy songs, eh, hindi holy naman songs. Ako kumakanta. Uy, singer ka kayo! Alam mo, naisip ko sa bahay, mahilig ka mag-advise. Diba minsan tayong dalawa lang umuupo sa girls' veranda, tas marunong naman tayo mag-serious talk. Mm-mm. Marunong naman tayo mag-serious talk kapag ano, like, kapag may pinagdadaan lang tayong dalawa. Serious talk tayo dun. Ikwento natin mamaya. Wait, hindi ko alam yung mga sasagutin. Andito naman lahat eh. Madali lang ano, madali lang masagot. Madali lang daw, sabi ko dito. Hindi naman masyadong madali, pero goods lang. May nakita nga akong question kanina. Sa galing sa Twitter mo. Wait lang. May screenshot ako. Ito. Share lang. Naban po yung prank calls dahil sa akin. Yes. Ay, dahil sa'yo? Dahil sa akin, nangyari yun after ng live ko. Hiyang-hiya ako, nakita ko yung text na announcement. Ban prank calls. Prank. As in, bumagsak yung heart ko sa mga. Sabi ko, kasi, may nagmura ba? Oo, si Justin! Si Justin nagmura! Gag- same thing din sa akin yung hindi pa ako nag-reply sa Justin. Kaya hindi ako. Alam ko sa sarili ko na ako yun, pero hindi ako nag-reply. Pero bahala na. Bahala na. Tapos na eh. Tapos, marami na eh, naka, ano, pati si Chris Mar yung live ko before. Na-prank call ako sa kanya. Gumagaya lang ako sa inyo tuloy. Ayan tuloy. Napagalitan. Okay. Okay. Nakikita mo. Ano ba ano sa Holy Week? Di ba, kumakain ba kayo ng ano? Anong tawag dun? Yung may, parang may pearls something. Anong pearls? Ano nga yun? Ano nga yun, guys? Guys, ay, binignit. Ano yun? Belo-belo. Okay. Bilo-bilo pala, bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo. Milky lang pearls. Yung belo-belo. Patry ka na? Yeah. Papag-usapan ba natin yung pinagdaanan natin sa house or yung mga... We can do both. Kasi marami pa naman tayong time. We can do both. Okay, we have like 53 minutes. Okay, yeah. So... Wait, ang pangit ng buhok ko. Wait, ang pangit ng buhok ko. Ako rin, ako rin. Wait, ang pangit ng buhok ko. Bad trip ang dugyot. Okay, wait. Gusto mo ikaw pumili muna? Ako muna pumili sa mga questions sa Twitter. Okay, go. Okay. Open muna ako ng Twitter. Ito, from Laway ni Amanda. Ayusin niyo naman. Lord, patawarin niyo po kami sa pagtatawa ngayon. Okay. Saan magagawa yung ano, kapag tumawa? Oo. Okay. Okay.
Ano po advice niyo sa aming mga nadi-discourage nadi-discourage na gumawa ng mga module works or school works? Para ano daw masasabi natin sa mga nadi-discourage sa school works? Mag-drop out at maging housemate. Para sa akin. Hmm? Mag-drop out at maging housemate. Yeah. Hoy, wag naman ganyan! Kung makaya! Nag-agree pa ako. Hindi nga ako nag-drop out na ano, na pumasok ako sa bahay ni Kuya. Nag-drop out ka ba? Hindi ko din alam. Hindi ko inayos kasi. Agad-agad, di ba? Sa tingin ko, kahit mahirap, go lang. Kasi, sobrang important. Alam mo, hindi bagay kapag ako yung nagsasalita ng ganito. Pero sa tingin ko, sobrang importante ng education. Wow, Teacher Amanda, is that you? Teacher, ano nga yung role mo sa, anong pangalan ng teacher yung sa'yo? Yung kay Gian yung sabi ko, ano? Tamang-tama ako doon. Gian, huwag ka magpa-affecto. Nakailang take yun. So sabi ko, nagtitake na sila para sa teacher doon. Tapos sabi ko, kaya yan ni Amanda. Seryoso yan si Amanda. Baka matawa yun si Gian sa mukha ni Amanda. Kaya nga, tapos naka-timer pa tayo. Oh, timer. 4, 3, 2, and camera 1, camera 2, and action! Pero, ayun, sa tingin ko, kahit nakakatamad, dapat inaayos yung work. Yes. Kahit ano din, kahit let's say tinatamad kayo, pero alam niyo naman na pangarap niyong makamit yun to graduate and also para din makuha niyo yung gusto niyo. Anong gusto niyong work, anong gusto niyong course, kaya mag-go lang kayo ng go para sa mga pangarap ninyo. Pwede mahalata na to. Mag-mask ka na lang daw, Amanda, para hindi mahalata na natatawa ka. Yan naman sa mata ko kapag natatawa ko eh. Kyron! Hindi na... Okay, seryoso. Kasi Holy Week, guys. Okay, Holy Week. Guys, Holy Week ngayon. Maging mabait muna tayo. Okay. Ikaw next. Wait, kasama ba yung questions about love sa Holy Week? Hindi naman ata, pero considered naman yun na hindi nagpapatawa. Kaya go. Wait. Yes. Kahit ano naman, kahapon nga yung ano namin kahapon, kahit ano na lang yung ano namin. Kasi ikaw, Amanda, hindi ka din sanay mag-livestream na hindi tumatawa, di ba? Okay, wait, ito. How do you repent? How do I? Wait. Ano nga yun? Yung meaning ng repent. How do you... Tulad ng punishment week. Ayun! Tinex sa akin yung dyan. Yung repent, parang pinagbabayaran yung sins. How do I... I don't know. I ask for forgiveness. I ask for forgiveness through prayers. Tapos, every time I pray, like, 30 minutes to 40 ata. Sobrang tagal talaga. Same. I pray then. And then, ayun. I pray din, kaya ayun. Kailangan yung... Parang kasi hindi ako, kasi kailangan ginagawa ng action. Ba't kinatatawa sa akin? Kailangan gagawin action para hindi mo uulitin na yung mistake na yun sa next time. Yes. Like, if you ask for forgiveness, huwag mo na lang palaging inuulit yung ginagawa mo. Like for example, nag-backstab ka or anything, ask for forgiveness, tapos bukas mag-ask for forgiveness naman ako kasi may nag-backstab ulit ako. Like, walang ganun. Like, if you ask for forgiveness, like, wag mo ulit-ulitin.
I'm trying to be serious here. Wait lang. Okay. Mayroon bang... Ay, seryoso? What? I'm trying to find a good one. From... Maghahanap ako ng good one din. Oh, I have a good one for you. Ano? From Francesca Tuna. How do you detach from someone that you were too attached pero the relationship is no longer healthy sa'yo at sa kanya? That's hard. That's hard talaga. Accept it na lang talaga. How do I detach? Ay, acceptance. Acceptance is the key. Para like maka-detach ka and focus na lang din sa self mo para to be the better version of yourself. And also, lastly, para makamit mo yung pangarap mo kasi if there's toxic stuff, unhealthy niya talaga, kaya wala ka rin makukuha dyan. Kaya din, mas maganda kapag ano, di ba? Ito. Ano ang sekreto nyo at di nyo, hindi kayo nag-give up sa dreams nyo? Any tips po? Salamat. From laway ni Amanda ulit. Nakakaitan na yun ah. Napakadami ano niya eh. Any tips daw? Tips? Kung paano? Kung paano? Saan nga yun? ano daw yung sekreto at di ano po sekreto nyo at di kayo nagi-give up sa dreams nyo? Any tips daw para hindi mag-give up sa dreams? Okay, gagawin ko tong relate sa bahay kasi 'di ba sobrang hirap nung sa bahay, may times na gusto na lumabas. Ayun, hindi ko pa ina-announce to pero may times na din na gusto ko na lumabas. Tapos si Kyron din minsan, pwede ba sabihin, like, 'di ba minsan sa girls veranda sinasabi mo na masyado madaming negative thoughts. Yeah. Parang dumadating talaga sa time na hindi namin kaya. Pero for me, dapat iniisip yung end goal kasi maging worth it lahat. At yung pangarap, hindi talaga yun nakukuha ng madalian. Kailangan talaga pagdaanan yung mga bagay na dapat pinagdaanan. Nakita niyo naman sa TV yung mga pinagdaanan ko. So, ayun. Ayun. Talaga, especially nung ano, grabe pag-iyak mo nung pagkalabas ni Quincy. Oo nga. Grabe yun, sabi ko talaga grabe. Hindi ko kakayanin eh. Kasi, nung time na yun, hindi ko pa alam na na yung end. Ayun, yun yung super big thing sa bahay, yung uncertainty. Kapag next day, hindi mo alam kung ano yung mangyayari, hindi mo alam kung ilan days na lang, hindi mo alam kung mag-extend yung season or not. So, pahirap ng pahirap every day, especially emotionally and mentally. Yes. Kasi nung pagkakita ko sa'yo na, alam mo yun, parang, ganun ang nangyari sa'yo. Ganun din kasi ang nangyari sa akin. Kay Hira. Yeah, ganun din, grabe yung iyak ko noon. Pagkatapos, like, good thing na andun kayo para kausapin ako na until maging okay ako. Kaya ayun. Naisip ko din yun nung na-evict si Hira. Like, paano na si Kyron? Kasi sobrang parang magnets kayo. Just like me and Quince. Pero ayun, if kinaya na, kakayanin ninyo din. Makakaya nyo rin yan. Kaya always think talaga kung ano yung gusto mo talaga. Kasi yun talaga yung magpupush para makuha mo yung goal mo. Wait, humina yung audio mo. Hala, humina yung audio natin. Hello, okay na ba? Okay. Hello. Ito, I think perfect question to sa akin, if alam mo, Kai. What can you, ano, from sa feed ko, feed ni Amanda yung name sa Twitter. Feed ni Amanda yung name. What, sige, ano yun? What can you say to those people who are scared of saying no to others? What can I say sa mga taong
natatakot mag-say no sa iba? Ako. Parang ikaw yun eh. Kaya naubos yung damit ko, Char. So guys, what can I say sa mga taong ganyan? Learn to say no. Kasi sa lahat ng bagay, yes palagi yung answers natin. And if yes palagi yung answers natin, some people talaga would take advantage. Yeah. Sa mga ganyang bagay at saka sa mga ganyang tao na sobrang bait talaga. Kaya wag na talaga kayo mag-say yes palagi. Kaya they're gonna take advantage. Yan. Ayun, ako sobrang nahirapan talaga ako mag-no. Halos never ako nag-no. Pero, never ka nag-no? Yeah, hindi ako nag-no sa ibang tao. So, kailangan may magpa-realize sa akin. So, I think ipa-realize nyo din sa ibang friends nyo kapag nakikita nyo na ginamit lang sila kasi syempre kahit may good intentions ka, hindi mo alam if good din yung intentions ng iba. Ayun. Ang galing mo na ngayon ah. Oh, ngayon lang. O yan, dito si Quincy. Hi, Quincy. Quincy! Yung thoughts ko kay Quincy before, palagi ka tong sinasabi, yung si fancy tita. Yung rich tita talaga. Oo, yun yung pag... Di ba kasi nung wala pang bagong housemate, sabi ng iba, magkakaroon ng tita na na magiging strict sa atin. Tapos ayun, pumasok siya. Pumasok si Quincy. Tapos pagkapasok ni Quincy, yun talaga yung natin na mas naging okay lahat kasi may, mas luminis ulit kasi lahat nasa task na nakafocus. Oo, pero tita talaga yun for me. Si Tita Quincy. From Just Leo Manda, what's the best advice you received from Kuya? Ikaw, ano yung inano ni Kuya sa'yo nung pagkalabas ni Quincy? Yung pagkalabas ni Quincy, wait lang, lagi ko yun pinapanood pero nakalimutan ko na. Parang sabi niya, lahat ng housemates may dahilan kung bakit nandito. Dapat ipaglaban yung reason kung ba't ka nandun. Tapos, huwag kalimutan yung mga supporta sa'yo sa outside. And, ayun. Like, ni-reassure ako nila na may seven pa na tao na nandun for me. And hindi ako nag-iisa. Ayun. Ikaw ba? Ito, sinabi to ni Kuya sa akin nung pagkalabas ni Chris Mar at saka paglabas ni Kyra. Yung inano ni Kuya sa akin na maiintindihan naman ni Chris Mar na lumalaban ka pa rin para sa future mo. Kaya nandito ka pa rin. Tapos, yung second advice is, nakalimutan ko naman. Ang tagal na. Best advice na binigay ni Kuya is always know your priority. Na sa lahat ng bagay, hindi puro happiness, hindi puro maligayang araw mo palagi. May mga times talaga na may magcha-challenge talaga sa iyo para maging malakas ka. Ayun. Yun yung ano ni Kuya sa akin. May nang-aaway sa akin sa comments. Sino nang-aaway sa comments? Ko alam. Pero, ito, sabi ni Ate Jed sa akin na pag-usapan natin yung sa punishment. Kaya lang, wala ka dun sa punishment. Ayun, yun. Yung sa punishment, dun ako, honestly, yung sa punishment, dun ako parang na-evict na ako. Sabi ko, ay salamat, wala ako sa punishment task. Gabi yun. Gabi. Ang sakit, like physically masakit and lahat ng gamit binigay. Pero yung parang nakikitira lang tayo, hindi pa din maging komportable kasi hindi naman atin yung bahay and then parang naging too comfy tayo. Mistakes na papasin naman to pero I think respect din yung natutunan dun kasi ayun parang sobrang na-disrespect natin si Kuya tapos sabi niya na pinakamadaming punishments sa edition
yung sa atin, yung sa connect. Oh, sa atin yung pinakamarami. Tapos, dun sobrang naano ako nun na, grabe yung ano natin. So, sobrang galit na galit talaga si Kuya sa atin kasi sobrang dami nating violation. Mm-mm. At kita rin lang naman tayo. Eh, yun nga eh. And then, natuto naman kami kasi yung, ayun, yung sa pipes, ang sakit ng pipes sa legs, grabe. Yung position, yung ganun. Tapos yung natulog kami ng without pillows, grabe. Tapos kumakain kami, walang chair, walang gamit, tinanggal yung mga, lahat, yung dish rack. Sobrang dami yung tinanggal. Nakita ko, I was watching you guys pa lang sa loob. Sabi ko, ubos na yung gamit nila, paano na lang yan? Kaya, kasi buti hindi, like, yung personal namin, kasi yung 1:1. Like, pag t-shirt, dapat lahat. So, lahat naman ng, lahat ng common things. And then, yung iba, hindi na nabalik. Ano yung iba na hindi nabalik? Yung gym, yung buong gym, hindi na yung nabalik. Kahit yung bumalik na yung BGY, yung nag-enter yung BGYO and yung ibang guests. And then, yung ibang living stuff. Ay, hindi na nabalik. Yeah. May question ako, nung time na, yung tinanggalan kayo ng gamit, like yung mga shirt, nag-shower call pa ba kayo? Hindi kami tinanggal ng shirt. Ah, okay. So after those, yung task na, yung pabigat task, nag-shower call pa rin kayo? Para lang yung batteries, like, dapat sinusuot. Tapos may nakita akong clip na hindi ko nasuot kasi nakalimutan ko. Hello? Ayun. Akala ko hindi kayo nagsashower. Nung ako sabi ko, nagsashower ba sila dito? Hindi. Pero medyo naging different na yung shower call nung patapos na kasi may shower call na in the middle of the day. Kaya kapag ganun, sinasabi namin, naku, baka may surprise. Patapos na talaga. Tapos, ayun. Hindi naman nangyayari kasi every time, like, hinuhula namin yung mangyayari. Hindi naman. Especially nung kami ni Kiko and Ralph, yung natira. Yung nag? Kasi diba, me, Chico, Ralph, natira. Tapos hindi pa rin kami na-evict. Kasi, akala, lagi kami, today na yun. Tapos, biglang matulog na. Tapos, isa pang araw. Tapos, excited na umalis. Yeah, ako na-excite ako. Pero hindi ko masabi. Ah, ganyan din ako. Ay, honestly, guys. Ganyan din ako before. Kasi natatakot talaga ako nung baka mag-punishment task na. Ayoko talaga dito kapag magpa-punishment task. Ayun nga, akala namin one day lang. Tapos the next day, same pa rin yung wake-up call. Kasi yung wake-up call kapag punishment siya? Parang sa the Purge ba yun? Sobrang lakas. Like, yun yung wake-up call. Ayun. Sobra. Naano nga ako sa mga mukha nyo kasi nag-wonder ka agad kayo. Every time yung wake-up call nyo, yung first wake-up call na Purge, yung violation na wake-up call. Nagulat kayo nun, natatakot kayo nun eh. Kasi sabi nila yung past punishments naging physical siya. Tapos, so yun yung first na nangyari, ba yung binigay yung gamit. And then, parang sabi namin, yun lang ba? Parang hindi, kasi naipon na yung mga violations. Kasi, ilang weeks na hindi na violation, ang dami nang na-evict. Ang dami nang na-evict. Tapos sabi ko, sus! Akala ko wala nang violation task talaga kasi malapit nang matapos eh. Yeah. Like okay na siguro, wala na sigurong violation task. Tapos nagulat ako sa nung marami nang na-evict tapos nagka-violation task ka agad. Doon ako na. Wait lang, na-evict ka after nung mailbox? Yes. After mailbox. After mailbox? A punishment! Or hindi? Pagkatapos ng mailbox, tapos nandun pa ako para sa yung wala yung kaso. Ay! Wala ka yung kaso. Yung Valentine's. Hindi na ako nakaabot ng Valentine's Day. Yun yung best week, yung Valentine's.
Wala ako dun eh. Ay, nako. Ibit na ako dun eh. Malapit na nga. Hala, naalala ko din nung na-ibit ka. Kumain ka pa nung ice cream mo. Ano yun? Kumain ka pa nung ice, last ice cream. Mm-mm, kinain ko lahat ng pagkain. Oo nga. Tapos yung ano, yung manok ko, manok ata yun, di ba? Oo. Oo, yung manok ko, kinain, ay, hindi ko na kinain, tapos sabi ko, Leofer, kung alam ko naman ako yung mai-evict ngayon, paghati-hatiin niyo yan nila Ral. Ang sad! Tapos, naiiyak na silang lahat. Tapos sabi ko, wag muna ngayon kasi I'll make the most out of it muna bago ako mai-evict kasi mamimiss ko talaga to silang lahat. Kasi andito na tayo sa outside world pero hindi naman tayo magkakasama. Di ba? Anyway, sabi ni Silly Amanda, what are you thankful for? Nakapasok ako sa PBB. Ako din. Thankful ako sa head ng ano ng ABS-CBN at saka Pinoy Big Brother kasi nakuha tayong lahat and nakilala ko kayong lahat and mas naging close talaga tayong lahat kaya I'm really thankful na nakapasok ako. Ako, thankful ako na natupad yung pangarap ko tapos madaming sumusuporta sa akin na sobrang appreciate ko at ayun, lagi ko sinasabi yung pinaka-importante na nagkaroon ako ng bagong friendships kasi lagi namin sinasabi sa house na imagine 2 months ago, we came from different parts of the world, hindi tayo magkakilala tapos biglang housemates tayo who live under the same roof tapos ngayon pandemic pa pero nagawa natin to sobrang swerte natin na naranasan natin yung ganun experience ano despite everything ayun. Why like ito yung sobrang hirap na ano sobrang hirap na ngayon sobrang hirap na episode itong sa atin kasi grabe yung pandemic eh. Yeah. Parang kailangan i-maximize yung resources kasi at first nga 'di ba hindi niyo naabutan yung guests kasi strict sila sa guests. And then parang ayun, limitado lang talaga, as in bahay lang talaga. Kasi diba yung past seasons, may interaction sa outside world, may setting, ganun. Pero sa atin talaga, as in... Limited lang. Yeah. Di nga ako, nagselos nga kami nun, sabi nun, kuya, pwede po bang pasilip lang kahit dun lang po sa door, kuya, or sa swimming pool lang po kami, sisilip po, kuya. Nagaganun kami, kasi gusto talaga namin pumasok ulit. Hindi naman kami nagsilabasan. Magpapaswab kami. Gusto namin magpaswab ka agad para makapasok. Gabi, kasi nagswab kami before nung BGYO, before sila dumating. Tapos, ayun, iniisip namin na baka may papasok kasi magsaswab na naman. Or baka big night na kaya magsaswab. Ayun, may dumating nga. Hi, Tita Say, thank you for the gift. For the virtual gift. Ayun. Sabi ni Uy Breadcorn, ano gagawin para hindi mag-overthink sa mga bagay-bagay? Okay, ito. Ito yung palagi kong inaano. Ito yung palagi kong weapon kay basta kay someone. Para hindi ka mag-overthink, always believe in yourself talaga and kung kasi overthinking talaga, iba't ibang reason 'yun. So, hindi natin mas specific kung anong pinag-overthink na tao yun. But, ang gusto ko lang talagang sabihin sa mga nag-overthink is malalagpasan at malalagpasan mo rin yung what you're going through right now and especially stay positive in life. Kasi kapag you're negative in life, mas mag-overthink ka na hindi ko to kaya, ganyan, ta-ta-ta-ta. So, always believe in yourself din sa lahat ng bagay talaga. Always believe in yourself. Yun lang. Ikaw ba? Ako? Wrong person to ask na naman. Lagi ako nag-overthink kasi. Lagi. Pero mas madalas ako mag-overthink dito sa outside world compared sa house. Kasi sa house, parang what you see, ayun na yun. Yung mga kasama mo, yun na yun. Pero here, may social media pa and everything. So, ang masasabi ko lang. Hindi ko alam, lagi ako nag-overthink talaga. Pero for me, dapat malakas yung support system. Like, dapat, you know, kung comfy ka, mag-talk ka sa friends mo para matulungan ka. Like, try, ano, like,
kaka-open up mo lang ngayon na palagi kang nag-overthink, try opening up sa friends mo. Yeah. Diba? Try opening up sa friends mo na, hey, I'm overthinking, baka, like, maybe they would help, makakatulong sila sa pag-overthink mo. Just open up. True, true. May nagsabi kanina, ano yung opinion mo sa toxic positivity? Huh? Toxic positivity? Yeah. What does that mean? Like, ano, hindi ko ma-explain. Like, sasabihin mo na dapat positive lang, pero hindi mo in-address talaga yung problem. Parang, sabihin mo na, like, we can, basta, hindi ko ma-explain. Search ko nga. Hindi mo ina-address yung problem, pero sinasabi mo na, like, be positive. Instead, basta parang mali yung approach mo. Gets ba? Ah, okay, wait. So, example ako, kunyari, may pinagdadaanan na mental health problem, tapos sasabihin mo na be positive. So, parang toxic positivity yun kasi. Ah, okay, yeah. Kasi, sa lahat ng bagay talaga kasi, hindi talaga lahat na dadaan sa, hey, just by talking. You can help other people then also by helping them, like, physically or mentally or guiding them through their darkest times. Diba? Hindi ako mature, guys. Nahiya lang ako. Hello! Thank you so much po sa mga nagbabagsak! Thank you so much po! And sa pagsuporta. For me, ano yan for you? Ano, for what can me, you say about it? Hindi, what's the word? Wait, I don't know the word. Hindi. Kaya mo yan? Wait lang, alam ko na yung word. Parang, ano yung synonym ng attainable? Ha? Huh? Parang attainable, pero ibang word. Anyways, hindi attainable yung positivity lang kasi like sa buhay, kailangan talaga mag-balance. So kapag may problema, hindi pwede sabihin na be positive lang kasi dapat talaga like... Go, laban lang. Kaya mo yan. Hindi mo pwede sabihin lang na be positive kasi very... parang superficial yung positivity. Gets ba? Mm-mm.